Ama sa salita ng Diyos. Ama sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ng Apostolo sa Juan. Mga minamahal, magbibigyan tayo sa pagkatwala sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat pag-ibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi pag-ibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inilayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang subuhin niya ang mundo na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pamamagitan. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinubo ang kanyang anak upang maging mundo sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya.
dahil minamahal ng ibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad niyo ang aming mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo, mga bagay ito, kung makahati kayo sa pag-alaan ko at malubos ang inyong pag-alaan, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hinihingi pa sa pag-ibig ng isang tao na gaya ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring malipin sa mga hindi alam na malipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaaring sabagat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang humingi sa akin, ako ang humingi at uminom sa inyo upang kayo lumayo at mamuha at makalilig ang inyong mamuha. Sa gayon, ang anumang hihingi nyo sa ama sa aking pangalan ay ipagkakaroon sa inyo. Ito ang inyong utos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa inyo ang Panginoon. Ngayon po ay muling linggo bago dumating ang linggo ng pag-aaral ni Jesus sa langit. At inaanyayahan tayo na pagnilay-nilagan ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang mga utos. Ang sumusunod sa aking utos ang siyang umiibig sa akin. Ang utos ko sa inyo ay mag-ibigan kayo. Hindi pwede pag-iwalay ang pagsunod sa utos ng Diyos at ang pag-ibig sa Diyos. Bahagi ko lang sa alay binigyan natin ng pansin na maraming ko na matulad po ng ubas, puno ng ubas, tayo ang mga sanan sa Yesus ang puno. Pinakailangan nakakabit ang ubas, nakakabit ang sanan ng ubas sa puno nito. Pinakailangan manatili sa atin si Jesus. At kung hindi ko maalala, binigyan natin ang pansin ko sa dalawang pagkakataon, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at sa pamamagitan ng kanyang mga sakramento. Pero ngayon, ibinabahagi ko ang usapang pagsunod sa utos ng Diyos ay ang utos ng pag-ibig. Papaano natin ibigyan ng paghinila ito? Kung nakaraang linggo ang pinagbubad po natin na inspirasyon ay tungkol kay Mary Lee Piloso, hayaan po na bigyan natin ng paghinila ang tunayan sa ang ating mabigyan pa sa inyo na iyong nawa ngayong matutunan natin sa nakalipas na ang pangyayari na hanggang ngayon na
na pag-alaman. Dalawa pa ko, dalawa ko kayo maaaring makatulong sa akin. Yung isa ay nakatuwa. Yung isa ay medyo mayroong sakit na maramdaman tayo sa aming mga puso. Una, isa po nakita po natin na maaaring makatulong sa akin na maunawaan ng tayo na ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig at ang utos ng pag-ibig ay nakita po natin yung takbo ng takbo si Mayweather. Ang panayang sa akin po may kapatay, huwag natin takbuhan yung ating mga pagkakataon na magpahayag ng ating pamamahala. Huwag natin takbuhan ang ating mga responsibilidad. Huwag natin takbuhan ang usap ay maaaring makapagbahagi tayo ng pamamahal sa bawat isa. Sabagat na yung mga taong natatakot na umibig, natatakot na magpakita ng kanyang pagmamahal, natatakot na magmalasakit sa kanyang bawa. Mas gusto niya na sa ay doon lamang sa kanyang sarili. Kinakalita na natin lumabas sa ating sarili at harapin natin yung ating mga pagkilos na makipag-ugnayan tayo sa Diyos at sa kapwa. Ang isa pong problema na hinahanap ang lipunan ginagawa natin, ano sa ating ipo praxis, ay indifference. Wala kang pakialam. Hindi mo nakikita yung kalagayuan ng ibang tao. Ayaw mo makisangkot. May nakikita ka na ang pwede mong tulungan, hindi mong pinapansin. Pinapaiwala. Hindi. Makita po natin na tayo ay mga anak ng Diyos na mga minamahal ng Diyos. Hindi po tayo gumagawa ng kaugnayan dahil nagnanais na tayo na mahalin tayo ng Diyos. Hindi po yan ang pagkilos natin. Bakit po tayo umiiwas sa kasalanan? Bakit po tayo gumagawa ng kaugnayan? Bakit po tayo nagkakawang-gawa? Sabagat, mahal tayo ng Diyos. Kung bakit namin ginagawa yung mga bagay nito, sabagat, maliwanag po sa atin na kaya ko ginagawa ito, hindi pa mamahalin ako ng Diyos. Mahal na ako ng Diyos. Kaya ko ginagawa ito sa nararamdaman ko yung pagmamahal ng Diyos. Kaya ko tumutulong sa aking kapwa. Kaya ako po niyayaan ang mga gawa nila ito ay dahil mahal ako ng Diyos. Ito po yung basihan ng makita po natin. Dahil lang ako sa pastoral exhortation po ng ating Papa Francisco. Pope Francis, na po dito po sa kanyang sinulat, Evangelii Gaudium. The joy of the gospel. What is the greatest joy of the gospel? Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Kaya, bahagi mo ng higit namin pagkilos, na hindi dapat namin itatakot na magpahayag ng ating pamamahal sapagat ang ipinapahayag ng ating pamamahal ay walang iba kundi ang pagmamahal ng Diyos. Hindi ko tayo magtatakot na ipakita ito sapagat sa gitna ng aming katatayuan ay alam natin na mahal ito
dahil gusto akong mahalin ng Diyos. Tayo ay mga anak na ng Diyos at maiwanan ko sa atin na tayo ay talagang minamahal. Kaya, napakadali kong may kapalit na tayo. Bakit yun? Yun ang joy of the gospel. Yan po yung gawain na ipinakita ko sa amin ng mga banal, mga santo at santa. Sabagat nakita nila ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Ni ng Mother Teresa ng Calcuta, isang pati, at bakit ko gano'n na lang ang kanyang pag-ilos na lang ako sa mga pahihirap at sa mga misalit. Kaya, yung mga kapatid na kayo ay magpakita ng pagmamahal sa inyo sa mga taong minamahal ninyo sa buhay. Pangalawa, sabi nga, itong pangalawa ay medyo ngayong sakit, no? Medyo mahirap po namin na minsan ay maunawaan. Ano yung pangalawa? Kasi yung inyong utos sa atin ay sa ang utos ng pag-ibig. Kapag ang mga kagawa ay parang may nagpapahagi o mga pinagulo na maging matutunan natin na halimbawa ko sa pangyayari natin na nagalagay ng nakarating mo. Dalo-dalo na ako sa labang ng pangyayari at ang may-may-may. Huwag namin sisihin ang ipagbago sa ating kahinaan. Huwag natin sisihin ang ipagbago. Gawa ka natin kalinan. Tanggapin natin masakit man sa ating kalooban ang katotohanan. Tanggapin natin ang tao tayo. Maging bahagi ng makita po natin. Makita po natin. Sabi na ay, kasi wala sa ginawa kung hindi lumago. Ay di, sanasabi na, sana hinawa. Ay di sana yung sabi naman ng isang commentator. Sana yung, kasi Lord Brown's yun, no? Haba. Ibig sabihin, sana yung mga team ni Mami ay nag-advise ng kaparada. Maaaring ito yung kanyang gagawin. At yung nakita ko naman natin, hindi naman ito yung kalaban ni Mami yung tumatang po. Ay sana po yung gumawa ng kaparada na masino si Mayweather para siya ay makuha ng hindi siya takbo ng takbo. Ito rin po yung hawak ng mga salib na bahagi o salib ng pumagaman. Itigil na ako namin yung tuwan para tayo sa ipag siya tayo. Sinisisi namin ng bawat tao na naging dahilan ng aming pagkalungkot. Hindi. Tanggapin namin ang aming pagkakalo. Tanggapin namin ang aming kalungkot. At mula rin bumangon tayo. So, ang naman mo yung pagkinin sa akin ng Diyos na makagawa natin at naunawaan ng Diyos at sa tamang umiibig. Hindi yung naghahanap ng isang tao perfecto. Ano ang nakailangan? Ikaw ay nagkasala. Magsisi ka, umamon ka. Bahagi mo lang kung saan ay binibigyan pa sa iyo. Kaya dito, kung yung maalala, sa taong 2016, ano, simula ko sa taong na ito ay itatagal ang San Papa ay yung hero, God's mercy. Bakit? Dahil natin lahat ay nangailangan ng awa ng Diyos. Ano ba kinakailangan natin? Na kaawaan tayo ng Diyos sa gitna ng aming kahinaan. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi na natin kinakailangan itulong pa yung iba sa gitna ng aming pagkukulang.
Sumama sa pagkakaya ko, kayo sa Kristo, isa ka namin ng Diyos. Panginoon natin lahat, nagdadawang tao ko sa atin ng Espiritu Santo. Ipinaman namin ang Santa Maria ng Bilhin, pinagpapasakit ng Poso Pilato, dinapos sa Diyos na matay ng Bilhin, nanakot sa Diyos ng mga imahan, na may natumala na buhay ng maguli, umakaya sa amin, malapos sa amin ng Diyos ang mga kapamalitin ng isa. Thank you.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aari at ikalugan ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin ang wala ng Panginoon itong pag-aari sa kayong mga kamay sa kapulingan niya at karangan sa ating kapakinabangan at sa sabuhon sa bayanan niyang banan. Sama natin ang kasama ng Tagpulupang. Kaya biyaw para Torres Fund. Ernesto Serrano Montano. Nais at Bulobo sa imagin ni Boris House. Alis Laguna Montano. Mercy Rico Montano. Siorgi Guzman Montano. Valencia Pan. Brother Boyet at Sister Lydia Mahulagnan. Para sa personal intention ni Mark Herald Bailon, madaling pag